What's up mga bro? Magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo para makapagbahagi ng mga panibagong kaalaman patungkol dito sa ating mga motor. Meron din nala dito sa atin mga bro, motor ayaw daw lumabas ng kanyang kuryente pero umaandar siya mga bro. Ito yung pag-uusapan natin. Siyempre, uno sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil mayroon na naman tayong panibagong chance or panibagong pagkakataon na pinagkakaloob sa atin para makagawa ng mga kaalaman, mga basic tutorial patungkol dito sa ating mga motor. Okay, so umpisahan na natin para maikli lang yung video. At bago natin umpisahan, siyempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel, ito ang channel mga bro na nagbibigay tayo ng mga tips patungkol dito sa motor. Yung mga bago pa lang, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Okay mga bro, balik tayo. Hindi ko alam kung anong motor ito, parang Racal ba siya or parang Rusi. So dinala dito sa atin mga bro, hindi siya nagbibigay ng kuryente, wala siyang headlight, wala siyang busina, wala siyang DC output, no? Pero umaandar po siya mga bro, yan dito troubleshoot natin. Lagi kong sinasabi sa inyo, bago kayo magpalit ng kung ano-anong pyesa, dapat sigurado kayo sa bibilhin nyo. Kasi marami na akong niriskyo, nakabili ng bagong stator, nakabili ng bagong rectifier, bagong battery, bagong harness, pero ayaw pa rin dahil wala naman din yung problema. So sayang ng pera. Pero kung marami naman kayong pera, pwede rin naman yung mga bro, nasa inyo naman yun. Sana all, maraming pera. Okay, umpisa natin. So bago natin i-check ang bawat lahat ng wear, kung ano ba yung naging problema niya, so pandarin muna natin para makita nyo na wala siya lahat. So pag inoon, walang neutral. Pero pagka pinandar natin yan, so ipapandarin natin yan mga bro. Ayan, makita nyo ba andar siya? Wala, busina, wala, signal light, wala. Yan, okay. So, bago tayo mag-check ng step by step, Po tayo ng test light. Test light, ikakamit natin sa negative body ground. Yan. Okay, so ganito mga bro, umpisahan nyo. Ito yung kanyang regulator rectifier. Yung kulay pula, papunta ng battery yan mga bro, dapat mayroong ilaw dito yan sa test light. Pag wala yung ilaw, abay, may problema nga talaga. Okay. Ayan, mapapansin nyo, walang ilaw. Yun. Patay. Patay siya mga bro, ano? Okay. So, meron na tayong problema. Pero, hindi lang dyan sa rectifier yan. Pwede sa battery, pwede sa stator. Kaya kailangan, patay na natin. Iingay. Ayan. Okay mga bro, ah. Kung mapapansin nyo, nakita nyo naman siguro, walang output yung kanyang regulator rectifier. Yan, konting discussion muna tayo mga bro. So sa motorsiklo, ang nagbibigay ng ilaw talaga sa mga headlight natin, unang-una pangunahin ay yung stator. Kasi dyan nagmumula yung AC output. Tapos si regulator rectifier naman ang nag-re-rectifier. Mayroong diode dyan sa loob para maging DC siya. So, yan ang dalawa na yan, ang dahilan kung bakit minsan umiilaw, walang ilaw, or umiilaw yung ating mga output, or yung ating mga load, dyan kumukuha yung busina, at siya rin yung nag-charge ng battery. Kaya napakahalaga. Pero aling dyan yung may problema? Pwede kasing may problema yung wiring lang sa loob, putol, pwede rin yun. Pwede naman stator may problema, sunog na, busted na. Pwede rin naman stator sira na rin, kaya ayaw niya mag-process ng DC output. Yan. Yan, maliwanag tayo dyan ha. Ngayon, naalamin natin bakit wala siya pero umaandar. Tatanungin nyo, bakit umaandar kung wala naman siyang kuryente? Dyan naman mga bro, pumapasok yung AC-CDI. So kahit hindi ko pa nakikita yung CDI niya, automatic AC-CDI siya. Kasi nga, wala naman DC supply, umaandar siya. So ang nagpapaandar sa kanya is yung primary coil. Okay? So kaya kung makikita nyo dito mga bro, mayroon siyang red na may stripe na black. Yan yung nagsusupply sa CDI. Kaya kahit wala kang DC output para mag-charge yung battery, para magpailaw, umaandar ka. So marami na akong video patungkol dyan sa AC na yan. Mga bro, ito paulit-ulit tayo dito. Mayroon na akong video nito pero gagawa pa rin ako kasi yung iba sinasabi sa ganitong motor bro, paturo naman ang battery operated sa XRM, sa Wave, sa ATMX. Pare-parehas lang naman yun mga bro. Kung naiintindihan nyo yung function, kung ano yung gagawin nyo sa bawat wire, madali lang. Kaso yung iba,
nagtatanong pa rin. Ano, hindi ko naman sinasabing mali, pero pare-peras lang yung kagaya nito. Meron akong video nito sa ibang motor naman siya nangyari. Kaya gumagawa tayo ng mga hiwalay na video, ano? Doon sa mga magagaling na, huwag nyo na lang panoorin, ano? Kasi ginagawa ko ito para doon sa mga baguhan pa lang. Okay? Ginagawa ko ito para sa mga nagtatanong, para sa mga baguhan pa lang. Hindi ko ito ginawang video, mga bro, para doon sa mga veterano, ano? So, skip nyo na lang kung alam nyo na yung ganitong video, ano? Okay. Yan. Step by step tutorial, mga bro, ang gagawin natin. Ito, half wave, hindi pa siya naka-full wave dahil dito sa regulator rectifier. Yan, okay? So, umpisahan natin, mga bro, step by step. Ang gagawin nyo, kakalasin nyo itong side fairings. Nandito yung sakit ng stator. Yan. Dito yung sakit ng stator at ng regulator rectifier. Ayan, para detalyado ito, mga bro, i-isa-isayin ko sa inyo yung mga wire. Dito sa sakit, mga bro, meron kayong sa isang sakit, merong apat na wire, pero merong nakahiwalay na kulay green. Ito yung negative, yung kulay green. Yung red na may stripe na black, yan yung ating primary. Yung blue na may stripe na white, yan yung ating pulsar. At yung output ng AC, papunta ng regulator rectifier, ito yung yellow, tsaka yung kulay white, papunta ng rectifier. Yung blue na may white, papunta ng CDI. Yung black na may stripe na red, o yung red na may stripe na black, papunta ng CDI pa rin. Ang gagawin nyo, tatanggalin natin itong mga bro sakit. Basag-basag na eh. Okay? So, tatanggalin natin yung sakit na yan. Tapos, ang gagawin natin, mga bro, kukuha kayo ng test light or tester kung wala kayong test light. So, mag-provide kayo ng test light, mga bro. Ito, ikakabit natin sa negative. Sa body ground, ikakabit nyo sa negative. Yan, para ma-check natin. Tapos, i-check natin, mga bro, yung kulay dilaw. Ito. Ito, tusok nyo yung kulay dilaw. Tapos, i-kick natin siya. Kahit nakapatay yung susiyan, mga bro. Yan, dapat iilaw siya. Okay? Dapat iilaw siya. Silipat natin dito. Yan. I-kick ko lang, mga bro, kick. Yan. Wala. Yan. Kung makikita nyo, hindi umilaw yung test light. So, meron na tayong isa. Isa, posibleng stator ang sira, mga bro. Isa, yung dilaw, wala. Yung kulay, kung kulay puti, check natin yung kulay dilaw, na-check na natin, wala siya. Kulay puti naman. Yeah, wala talaga, mga bro. Kita nyo, walang lumalabas sa kulay puti tsaka sa kulay dilaw. So, may problema. So, try natin, i-check natin yung full wave. Baka kasi full wave siya, ano. Itong clip, ilalagay natin dito sa yellow or sa puti. Yan. Check natin. Yan, nakalagay siya sa kulay dilaw. Dilaw tsaka puti yung i-check natin, mga bro. Tapos ito, ikakabit natin sa kulay puti. Yan. Dapat ilaw siya. Kung umilaw siya, ibig sabihin, full wave yung stator niya. Mali lang yung rectifier na ginagamit. Pero pag hindi pa siya umilaw, abay, may problema yung stator. Ano, mga bro? Check natin. Baka wala talaga. Yun. Confirmado, mga bro. Confirm. Sira talaga, sira. Ayan. So, ngayon naman, mga bro, punta tayo dun sa stator para kalasin na natin. Yan. So, tanggalin muna natin itong side fairings niya. Tanggalin natin side fairings para mayroon kasing isang bolt dito yan, mga bro. Ano? Apat, isa, dalawa, tatlo, tapos nandito yung isa. So, kalasin muna natin to. Ayan, so bali, tanggal na natin. So, kahit hindi na natin ibaba lahat. So, ganito yun na lang natin para makalas, no? Ngayon, tanggalin natin tong apat na bolt. Naman, mga bro, pag nakalas na natin yung apat na bolt, so pwede na natin mahugot ito. Dahan-dahan lang kasi meron siyang dowel pin. Okay, ito na yan siya, mga bro. Walang jo. Kalawang na pala ito eh. Wala na, kalawang na ito, mga bro.
So, hindi na kaya magpaikot ng starter gawa nito. Kita nyo naman siguro kung ano kung kalawang yun. Ano? Problema. Yun ang problema, mga bro. Yan o. Kita nyo? Wala, sira na yan. Agoy, agoy, agoy. So, bunutin na natin yung sakit, mga bro. Yan, tapos makita nyo kalawang na siya, mga bro. Diba? So, grabe ito. Malala ito, mga bro. So, ito naman ay para lang daw magkailaw. Liyahin na lang natin ng kunti yan. Yan. Tapos ito ang papalitan natin. Ito yung stator na tinatawag, mga bro. Palitan na natin to. Ngayon, ang gagamitin natin ay pang Rusi. Yan, Rusi 100. Siya, mga bro. Diba? Kabit na natin. Ayan. So, bale, naikabit na natin, mga bro, yung bagong stator. Ngayon, isasalpak na ulit natin siya, mga bro. Diba, balik na natin siya, ano? Okay, so ayan mga bro, bali naikabit na natin yung stator, ano. So balik tayo dito. Yan. So kunin natin mga bro yung sakit na tinanggal natin. Ito yan. Yan. Ito na yan mga bro. Yan, ito yung apat na wire. Yan, bali lima siya kasi mayroon siyang groundings. Kung makakita nyo, yung blue, yung blue papunta ng pulser ulit. Halos parehas lang sila. Blue, blue white, tapos red black, yan yung ating primary.
So ngayon, bago natin isaksak sa rectifier, susubukan muna natin mga bro. Ito, ikakabit ulit natin sa groundings, no? Ikakabit natin to sa negative, yung ating test light. So para malaman natin mga bro kung mayroon ba talaga siyang output. Kung mayroon siyang output na AC na lumalabas. Ayan. So yung test light, ikakabit ulit natin sa kulay puti. Tapos ikikik natin. Dapat iilaw siya. Kanina kasi ayaw umilaw, di ba? Yung kick natin. Ayan. Wala yata yung groundings, ha? Ulit na bro. Ayan. Kikik natin to, kulay puti. Tatanggal yung ating groundings. Ayan, kita nyo mga bro. Baba natin. Ginay yung test light. Ayan, mayroon. Diba, mayroon. Tapos, yung kulay dilaw naman. Check natin. Kulay dilaw. Ayan. Okay mga bro. So, mayroon siya. Meron supply yung dalawang AC, yung dalawang output ng rectifier. Ngayon naman, ay kakabit na natin dito sa ay problema. Pareha sila ng itsura. Yan problema mga bro, magkapareha sila o parehas male connector. Okay, so ngayon iano muna natin mga bro. Re-rewire muna natin. So tatanggalin natin tong wire. Tatanggalin natin to para may rewire natin. So babalikan ko kayo pag ni-rewire na natin siya. Ayan mga bro, so bali, ayan nalagyan na natin ang female connector kasi yung sa kanya ay pareha sila male connector. So hindi po pwede ano. Kasi dapat female yung isa, male yung isa para magkaigi. Ayan, tapos yung ground, dikabit na natin. Tapos isalpak na natin mga bro. Ayan, so ganun lang, kadali. Ngayon, susubukan natin pandarin. Yung mga ganito mga bro, rectifier, half wave siya no, para sa mga nagtatanong. Kapareha sila mga Euro, alam niyo yung mga Euro na motor, halos ganito yung mga rectifier niya. Yan, yung papanda rin natin. Baka natin yan. Yan o. Okay, meron na mga bro. Ngayon, kanina, kung mapapansin nyo, walang ilaw yung kulay pula. Yan yung output ng rectifier mga bro. Check natin yung kulay pula. Ayan, so meron na siyang output, papunta ng battery yan mga bro. Okay, so test light. Ngayon, sukatan natin ang actual voltage kung magkano. Kung ilan, nilalabas niya mga bro. Ayan, dit lang natin sa DC. DC mga bro. Tapos, yung pula sa positive. Tapos sa ground, negative. So meron siyang total volts of. Nagugulod ah. Ay, AC pala. Mali. DC tayo, DC. Ayan, 12.7. I-read mo nga bro. Iparid nga. Kaya, dead lang. Ayan, 13.2. 13.4. 13.6. Ayan. Okay na bro, okay na. Ayan, sumasagot siya ng 14 mga bro. Okay na sa half wave yan. Hindi pa full wave yan mga bro. Partida ano. Partida, 13.8 volts. Manabot ng 14 pero hindi pa siya full wave. Okay na. So, ganun lang. Magandito lang yung video natin para maikli lang. Yan, meron na sa busina. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Sana meron kayo natutunan. So, ride safe palagi mga bro. Sana nakatulong sa inyo yung basic na video natin ngayong araw.